Wow, ang sarap nitong siopao. Pwes, mainggit kayo. yummy. Lalo na itong peanut sauce. Diba? Kaya naman kung natatakam kayo, eto na. Eto na yung ating recipe ng ating chicken siopao asado. O, diba? Kaya naman, panoorin nyo itong step by step ng aking paggawa ng chicken siopao asado. So, unang-una, bago ang lahat, may nag-text. Char. Ay, nako. Ano ba? Ano yung message nyo? Nag-voiceover na ako dito. Pwede ba? My gosh. Si My Loves pala yung nag-message. Okay lang. Sabi naman niya, may pasalubong daw siya. O, di ba? Kilig yun. O, sige na nga. Eto na nga. Ito na ang ginagawa natin dito. Manood na nga lang kayo dito sa ginagawa ko. Sundin nyo na lang kung ano yung mga pinaglalagay ko dito. So, yung una pala natin ginawa ay yung chicken asado. Madali lang naman to, parang adobo lang to, di ba? Pag marunong ka ng basic na adobo, makakapagluto ka ng asado. Kasi kamag-anak lang yan sila. So, ito, medyo may asuka lang to. Kaya medyo matamis-tamis. Ayan, naglalagay tayo ng soy sauce at saka yung vinegar. Kasi nga, parang adobo. Kulit eh. Tapos pag meron kayong mga oyster sauce, or yun, oyster sauce. Tapos lagay tayo ng diluted na cornstarch para ito may powder para medyo magdikit-dikit sila. At saka tubig para ano, maluto. Tindi mo, girl. At saka yung chicken stock kasi para mas malinamnam siya. So, ayan. Naluto na siya. Ilagay, set aside lang natin yan. Tapos, next naman ay magkagawa tayo ng ating siopao dough. So, itong dough ay iba sa recipe na ginawa ko nung nakaraan. Yung beef asado. Magkaiba sila kasi dito ginamitan natin ng mixer. Tapos, ang recipe din ay may pagkakaiba. Kung yung una hindi ako gumamit ng baking powder, dito gumamit ako ng baking powder. At saka iba yung texture niya kaysa dun sa walang baking powder. So mag-activate muna tayo ng yeast. Ang ginamit kong yeast ay instant. So kahit hindi mo yan i-activate, basta buhay na buhay yung yeast mo, ay hindi ka magkakaproblema magpaalsa ng dough mo. Pero ako para sure lang na kahit fresh o yung hindi pa expired na yeast, ay binubloom ko talaga siya. Mas easier yun, mas convenient yun. So ayun, nakalimutan kong lagyan ng oil, pero pwede naman habang nagmi-mix ka na, maglagay ka ng oil. So, tipe naman siya huli para ilagay dyan. Ayan, ang speed ng ating stand mixer ay nasa number 3. Number 2 to 3. So, depende rin sa mix stand mixer ninyo na gagamitin. Titingnan nyo naman kung kaya ng mixer nyo yung talagang ano, sobrang mataas. Pero dough lang naman to, hindi ito, hindi kayo gagawa ng icing, kaya hindi nyo kailangan na i-high speed siya. Ang importante lang ay ma-masa siya ng maayos, ma-mix siya ng bongga, di ba? Tapos, pag na-mix nyo na yan, nag-smooth na yung ating dough, ay ilalagay na natin yan para paalsahin. I-proof natin yan hanggang 2 hours na pagpapaalsa. Depende sa temperature, kung medyo mainit-init, yan. Mabilis naman yan siya umalsa. So, nagantay ako ng mga 2 hours dito para makita yung pag-alsa niya. Hindi siya ganong umalsa kasi medyo manamig na dito sa lugar namin. Pero carry lang, nakapag-rest naman yung dough at medyo malambot siya masahin. Ayan, yun ang importante. Kasi magre-rest pa rin naman siya habang nag-ano ka, naghuhulma nung ating mga
mga siopao do. So, ganyan. So, bilug-bilugin mo muna. I-divide natin yan hanggang sa gusto nating na laki. Ako, ano lang, eyeball-eyeball lang ako dito. Hindi ko na tinimbang kasi ako lang naman ang kakain nito. So, ayan, nakagawa tayo ng ilang pieces ba yan? 12 pieces ng mga same size ng ano, ng circles. So, pagkatapos, i-flatten natin yan para mag-shape na ng ano, para maging maglalagay na tayo ng filling. So, itong technique nakita ko sa ano, sa isang shorts video. So, pinag-aralan ko kasi hindi talaga marunong magbalot ng siopao. So, ganito lang pala siya. Para hindi, dati yung style ko kasi pinapataob ko siya para hindi siya bumuka, di ba? Pero syempre, yung siopao talaga ay yung pagtakip niya ay nasa taas. So, ginaya ko yon. Pero, kailangan, ano ka, i-sure mo na talagang hindi siya mag-leak. Yung dikit na dikit yung ating dough. Para pag in-steam siya, hindi siya bubuka. Pero kasi maganda tingnan kasi pag ganito. Unlike yung una kong ginawa, medyo pataob siya. Nagmumukha siyang burger bun. Parang bun, di ba? So, at least ito may style siya kahit hindi siya kagandahan. Ayan. Hindi naman tayo expert kasi hindi naman ako nagbebenta ng ano, siopao. Siguro kung mapambenta, ganyan. Ganyan kayo mag... Parang ano, tinitikrup-tikrup yung mga gilid-gilid niya. Hanggang papaikot hanggang sa maubos yung ano. Maubos yung... Tawag nito. Yung gilid ng ating dough. So, ubusin lang natin yung mga bilog-bilog na ginawa natin para malagyan ng filling. Tapos, eto na nga. Hindi ko na malayan kung ilang minuto ko bago matapos lahat ng malagyan ng mga filling yung ating bola-bola. Bola-bola dough. Tapos, eto na yung last part, diba? Sobrang dami ng steps ng paggawa ng siopao. So, ilalagay natin to sa steamer. Ito na yung pinakahuli. I-steam natin yan for 15 minutes sa low to medium high heat. Medium lang pala. Hindi low medium. So, depende na lang yun sa gas stove din. Para kayo. Ayun. Sa medium fire, ni-steam natin yan ng 15 minutes. Ayun na siya. Diba? Takam na takam ba kayo? Ako, pues, habang nag-i-edit ay natatakam din. So, sobrang masarap siya. At saka, mas improve yung ating dough. Kesa sa hindi siya... Siguro dahil, ano din, gumamit ako ng stand mixer. Nakakapagod kaya magmasa. Kung alam nyo lang. Masakit sa braso. Char! Pero after nyo naman magawa ito, mafe-feel nyo na talagang worth it yung paghihirap nyo. Char, paghihirap. Kasi, di ba, pag pinaghirapan mo yung isang bagay, talagang... Iba yung success na nafe-feeling mo. Ay, success! Dahil success nga itong ating siopao. Ayan. Nagluto pa pala ako ng peanut sauce. Ito yung ano, ito yung sauce dun sa ating recipe ng paggawa ng fresh lumpia. Andun yung recipe nito. So, tingnan nyo lang kung gusto nyo rin. So, bagay na bagay silang dalawa, diba? O, diba? Pag tawag nito, pag kumakain kayo ng siopao na gawa ninyo, iba yung feeling kesa yung minibili nyo lang sa labas. Char! May ganun. Tsaka masarap talaga yung siopao pag bagong luto. Kaya naman, habang tinitikman ko to, parang talagang gutom na gutom ako. My gosh. Sa dami ba naman ang step ng ginawa natin? Parang ang hindi tikim to eh. Mukbang na mukbang ang dating. Ah, ASMR mukbang. Char. So anyway, sana natuto kayo dito sa ating tutorial. Sana gumawa din kayo ng siopao. So see you again next time. At siya nga pala, shoutout sa aking mga members na naka-flash dito sa ating screen. So bisitahin nyo rin ang mga channel nila. And please don't forget to subscribe my channel, like, and share nyo na rin. Bye!